Okay. So ngayon, unboxing tayo na mabili natin from Shopee. Naman ito is yung Cyclo computer natin, which is Magin C406. Buksan muna natin ito. Unboxing video lang to, no? Wala tayong review pa na magagawa kasi hindi natin matetest. Tayo mapag-reds ngayon kasi sobrang ulan dito. So, laman ng package is yung case, protective case, the item itself. Ayan, yun lang. Buksan na natin yung kahon. So ngayon lang ako magkakaroon ng Cyclo computer. Ang pinamilihan ko is ito or yung SOS G Plus. Saka yung Cyclo Plus M2. And ayun, sabi sa researcher, sabi ng mga tropa na napagtanungan, mga friends sa forums, mas okay daw si Magin. Wow, sulyadong sulyado. So out of the box is another box. Maganda siya. Teka, adjust natin na konti yung camera. So, ayun. Ito na yung box. Ito yung kasama sa package. The box and the case. Buksan na natin yung box. So, nabili ko pala is yung color blue. Kasi kulay blue yung bike natin. Ayaw mo magpabukas, boy, ha? Okay, right out of the box. Ano naman? Charger. Yung lanyard data to. Siyempre, yung Cyclo computer itself. And the mount. Wow, ah. May kasama siyang mount. Alam ko sa ibang Cyclo computer, di kasama yung mount. Pero dito, provide na siya. Kasama na siya sa box. And of course, the installation manual. Sorry. The item or the GPS manual, the Cyclo computer's manual itself. So, ito yung installation guide. Dali lang pa install to, eh. Alam na natin yun. So, mamaya activate natin to. By the way, unboxing lang to, ah. May repeat unboxing lang. Wala pa tayong test na magagawa kasi hindi tayo mapag-ride. Sobrang ulan dito sa atin. And, yan. Open na natin yung mismong Cyclo computer. Saan ba ito buhayin? Kailangan ko muna charge, eh. So ayun, charge ko lang siya, saglit lang. Okay, so ayun, habang charge ko yung Cyclo computer natin kanina, medyo nilaro ko na rin siya. So na-setup ko na siya sa phone ko, kaya medyo nag-iba yung resolution ng video natin ngayon kasi ito yung phone ko yung ginagamit ko pang video kanina. So pakita ko lang kung paano siya na-setup. Kailangan niyang install tong One Lap Fit sa yung Magin Utility app. So, ayan. Kasi nung kanina nung sinasetup ko siya sa Magin Utility app, sinasabi niya kailangan kong i-download yung One Lap Fit na app, which is ito yon. So, dali lang naman siyang setup, pretty straightforward lang. Buhayin nyo lang yung Cyclo. Tapos may madidetect siya dito. Maghahanap siya ng available na device. So, click nyo lang yung Cyclo computer nyo dito. Then, magpe-pair na siya. So, ayun. Na-pair ko na siya kanina. And, medyo nilaro-laro ko ng konti yung mga parang preset atatawag dito. Pwede nyo siyang laruin, eh. Actually, pwede nyo siyang paltan. From narito
speed yung pinapractice nyo yun o yung tinetraining nyo. Yan yung parang preset for speed. Yan yung customization. Pag power, kung meron kayo mga parang mga yung ant, tawag, inatatawag doon, yung mga power meter, yung heart rate sensor, yan. Pwede nyo rin siyang connect dito. So, ayan, laro-laroin nyo lang. And, ayun, tinonect ko na rin yung Strava ko. Sobrang dali lang niya i-connect. Click nyo lang yung authorize app. Tapos yan, click nyo yung Strava. So, ayun. So, I think that will wrap this up. So, yun na yung ating unboxing. So, yung review, hindi pa tayo makapag-review kasi nga, walang ya, umuulan na naman dito sa amin. So, yun lang naman guys. So, ayan. Ito na yung itsura nung cyclocomputer natin nung naabit. So, madali lang siyang install. So, inintay ko lang yung isa o pang mount para pwede ko nang isama yung flashlight ko. Mas malinis ng tingnan. Yung isa niyang function, pag pinindot niyo yung nasa kanan, mag-switch siya ng page. So, yun yung customization na sinasabi ko kanina pag na-install niyo yung application, yung one lock fit. Hindi siya pwedeng i-customize. Sobrang dali lang. Pwede kang gumawa ng sarili mong customization. So, approve na approve yung para sa akin, yung mga ganyan. Saka, ang isa pang maganda dito, pag hindi mo napindot yung record, magbibip siya para i-remind ka na hindi mo na pindot yung start. Nag-auto-pause siya pag below 5 kilometers per hour ka na. Medyo may delay lang siya ng readings. Siguro mga 0.5 to 1 second. Pero okay lang yun. Sa presyo na ito, wala ka na masasabi. Di ka na mapagreklamo nun yun. Alam mo, mag-bibip yan mamaya. Auto-pause. Very nice. Ito yung pinang magandang feature na rin siguro, no? IPX6, so splash resistant siya. Kahit maulanan, mabasa ng ulan, heavy rain, wala yan. So, gumagana pa, oh. So, yun, ang isa upang nagustuhan dito, after ng ride nyo, once na kinonect mo na yung margin mo sa cellphone mo, mag-automatic siya upload sa Strava. Yan, no? Na-upload na agad yung ride natin, no? So, maganda siya. Highly recommended para sa akin. Yun lang. Thank you guys.